Ako yung kanyang assistant ngayon, sir. Ano yung uunahin natin? Dali mo na naman ako. Alamang pa lang, panalo na. Good morning. Ito, magluluto tayo ng gulay. Ang agang mamitas ni Jeffrey, mga idol. Kung pamilyar kayo sa signature na pagbati na ito, siguradong kasama kayo sa milyon-milyong nakapanood na ng mga nakakatuwang video si Sir Romeo Katakutan. Mas kilala sa social media bilang si Idol TikTok. Ang laman ng kanyang mga videos ay ang mga pang-araw-araw na mga eksena dito sa kanyang 20-hectare farm sa San Luis, Pampanga, ang Lotgar Farm. At ngayong araw, excited ako makasama ang nag-iisang Idol TikTok ng Pampanga sa pasayang food adventure natin. So sir, ito yung madalas ninyong pinangko-content sa inyong account, ano? Oh, sa TikTok. Mga sariwang gulay. Lalo na ito, madalas itong naibibida nyo, ano? Oo, oh, masarap yan. Yung mga, ano, sa katawan ng tao, masatay. Yes! Yeah, may kwento ko sa inyo, sir, yung medyo itong bulaklak ng kalabasa, sentimental din sa akin to eh. Kasi nung college ako, wala kaming ibang hanap buhay, kundi ganito lang din, pagtatanim. Tapos yung nanay ko, tuwing umaga, may mga tanim kaming ilang puno ng kalabasa. So, pag yan, gantong season na namumulaklak na sila, mamimitas yung nanay ko, dadalhin sa palengke, tapos kung ano yung mapagbentahan, yun yung baon ko sa school. At saka sir, ito, tinuro rin sa akin ng AirPods. I'm sure dun sa mga food explorers natin na hindi pa familiar, may mga times kasi, kunyari, yung lugar ninyo, wala masyadong pollinators, wala masyadong mga bubuyog, mga paru-paro. Kahit na hindi nalagyan. So, pag may incident na gano'n, tapos mapapansin nyo, hindi nagtutuloy yung bunga ng kalabasa ninyo, what you can actually do is, immanual silang pollinate. Kapag hindi nag-pollinate, o pag hindi na-pollinate yung babaeng bulaklak, ito yung mangyayari. Ito yung mga madalas nating nabibili sa palengke. Tapos, ito yung lalaki na tinatawag. Tama po, sir, ano? Tapos, ito naman yung babae. Yan. Siya yung may buko na yan. Siya yung may bunga. So, makikita ninyo. Kanyari, yun nga. Kung mapapansin ninyo yung puno ninyo ng kalabasa, hindi nagtutuloy madalas, namamatay. What my dad taught me is you can manually pollinate para mas mataas daw yung survival or yung chance na mabuo yun into full-grown bunga. What you do is, tatanggalan mo yan para mo siya ma-shoot doon sa loob. Kasi makipapansin ninyo, ito yung patusok. Kung mapapansin ninyo yung female na bulaklak, eh parang sakto siya. And then, ipapasok lang natin siya, i-shoot. Tapos iwan na natin yan dyan. So yon, that's basically how you do manual pollination ng squash. Ginagawa rin yan sa ibang halaman, pero in this case yan. Yan yung pwede natin gawing technique. Ayan, pati talbos. Sa mga paborito kong gulay yan. Dami. Another tip, kailangan maaga nyo siya i-harvest kasi kapag habang tumataas ang araw, umitbel. Yan, yung kala nyo ganyang bumubukadkad, nagsasara na yan. Tapos hindi mo na mababalikan kinabukasan yan. So, kailangan ma-harvest mo na siya. So, kadalasan to sir, saan nyo po hinahalo? Dinding-ding. Ano, patola at saka kalabing bunga. Opo. Iniyaw na ito, o talapia. Okay. So, may naisip kasi akong recipe, sir, na feeling ko hindi nyo pa ulit natitikman. Nakapagin kayo na. Subukan natin. Kadalasan kapag yun nga, bulaklak ng kalabasa, hinahalo to sa mga dinding-ding or yung mga mabilisang gulay. Sa amin to, hugas-bigas, tapos patani. Yun yung normal na sinaserve sa amin ni AirPods, tapos konting bagong isda. Pero ngayon, yan. Medyo bibigyan natin siya ng ibang take. Gagawa lang tayo ng stuffed squash blossoms, pero yung ating filling is gawa sa keso at saka crab meat. The first thing that we need to do is yung ating parang pinaka-batter, yung magko-coat
para magbigay ng added texture doon sa ating dish. So parang gagawa tayo ng tempura. First thing that we need to do is mix our all-purpose flour. Then yung ating water. Then yung ating itlog. Tapos season lang natin ng konting salt. So kung mapapansin nyo, malapot na malapot pa yung ating batter. Kasi hindi pa yun yung parang pinaka-final niya. Silalagyan pa natin ito ng yelo o kaya malamig na tubig. Ngayon gusto natin mababa yung temperature niya, malamig. Kasi ito yung magbibigay nung parang putok-putok na itsura sa tempura. So parang siya yung magbibigay ng light na texture doon sa ating pinaka-crispy na end product. You wanna set this aside, you wanna make this ahead of time kasi, again, harina, liquid, gluten. So gusto natin mas light pa yung magiging pinaka-battery natin o yung magiging epekto nito doon sa ating squash blossoms. Kaya, pagpapahingahin natin habang ginagawa yung ating filling. For our filling, napaka-solid nito. Cream cheese, lalagay natin ng crab meat. Then si-season lang natin ng salt and pepper. Tapos babagsakan natin ng konting chives. Kung mas trip ninyo yung medyo mas maalat, tsaka may access kayo sa palengke, yun, kesong puti. Pwedeng-pwede rin natin pamalit yung bis na cream cheese. And then we'll just season it lightly. Some salt, some pepper. Then halo lang natin para hindi naman nasa isang parte lang yung asin. Then gusto natin kasi medyo mas madali siyang i-manage. And then we'll just add in yung ating crab meat. Kung wala kayong crab meat na mabili, pwede rin kahit maghimay kayo ng isda or tinapa flakes. And then we'll just finish this with some chives. Kung wala kayong plastic piping bag, pwede kayong gumamit ng wax paper. And then, ipofold nyo lang siya para magawa ninyo ito. Kung wala talaga, kahit plastic labo, well, paggagamit kayo ng kunyari, yung ordinary yung plastic, ang problema kasi doon, medyo mabigat yung filling natin. So kapag pinupwersa mo siya ng ganun, magsistretch lang yung plastic, hindi siya lalabas doon sa butas. But yeah, definitely, kung konti-konti lang naman na portion yung ilalagay ninyo, I'm sure it would work. Ayan, so we'll just cut the tip. Para mai. Then, balik to lang ng konti. Ready na tayo mag-stuff. Maglalagay muna ako ng mantika doon sa ating pan. So yan. Ready na yung ating temperature. Ito na rin yung ating squash blossom. Mas maganda kung buo pa or hindi lasog-lasog yung gagamitin natin. Kasi syempre, meron tayong nakapasok sa loob, kakalas o tatapon. With your piping bag, lagay mo lang siya sa loob. Okay. Yan, huwag nyo masyadong pupunuin kasi again, baka sumabog. Sayang lang. And then just to secure yung ating filling, pinch nyo lang yung gitna. And then, ever so gently, so guys, ito yung sinasabi natin, yung mga blisters na yan. Yan. So yung temperature yun yung nakatulong dyan. Thank you, sir. 1-0.
yam. Sir. Muna natin. Yes po. Kumain na lang natin, anak. Yeah po. Yun. Malagutok. Up. Wow. Dali mo na naman ako. Inaantay ko yung reaction ni sir. Katindi, no? Matindi. Lalo mas kaya idol. Naman, harap. Kamusta, sir? Apo. Munti ka na nagmura. Yung mga kuwan po na yan, crab meat. Oo. Hinalo ko po yung crab meat sa cream cheese. So, hinalalasahan ni sir na yun nga, sobrang creamy, binabalanse nung alat nung crab. Sabi. Tapos sumahabol sir yung kuwan, ano, yung sarap nung bulaklak. Oo. Sa dulo. Kasi may lasa din yung bulaklak. Apo. Ano? Hindi niya. Poultry fish pan. Meron din po kayong babuyan. Isa lang ito sa mga karaniwang eksena sa Lotgar Farm na pagmamay-ari ng businessman at social media personality na si Sir Romeo Katakutan. Ang farm na ito ay isa sa pinagmumula ng kabuhayan ng kanyang pamilya. Dito rin nagmumula ang pagkain nila at ng kanilang mga kasamahan sa farm. Bukod dyan, nagiging tulay din ang Lotgar Farm para makatulong sa mga kababayan natin. Ano man ang kaya niyang ibahagi sa iba, ay handa niyang ibigay ng walang kapalit. Isa sa mga madalas na nahuhuli sa kanyang fish ponds ay ang malalaki at malulusog na mga hito. Normally kapag meron tayong nakukuhang hito, yan, gagataan yan or iihawin. But this time, gagawa tayo ng napakasimpleng fried catfish. So the first thing that we need to do is fabricate or i-fillet natin siya. Whenever you're filleting any protein, importante na tuyo yung paghahawakan mo sa kanya. Number one, mas safe kasi yon, and then mas malinis yung cut. Grabe, sobrang laki hindi kasi sa lamesa natin. Tip lang din pagdating sa paborito nating hito. Kadalasan kasi diba yan, pag niluluto natin bago natin siya partihin or katayin or i-fabricate, ang advice sa atin is parang pasukahin muna. Siguro at least a day muna na nasa batsa lang. Para siguro matanggal yung tinatawag nating lansa doon sa pinaka-flesh niya. Pero may isa kasi maghihitong tropa na nagturo sa akin, para daw ma-expedite or para mapabilis yung proseso na yon is tanggalin mo yung isang parte dito. Meron kasi silang parang namuong dugo dito sa karne nila. So, hanapin lang natin yon. Ayan. Yan siya. So, nandito siya sa parang leeg niya na part. Yan, yung parang buong dugo na yan. So, tatanggalin mo lang daw yan. And hindi magiging ganun kalansa yung iyong hito. And habang nagre-relax yung fillet natin dito, prepare ko na yung ating, bali, dalawang component yung ating pang-dredge sa kanya or parang ipang-coat, which is yung una, wet, yung ating gatas. And then lalagyan natin ng acid, in this case, calamansi juice. Kung wala kayo niyan, suka, pwede rin. We're actually substituting buttermilk. Ito yung kadalasang pinang bababad sa mga fried chicken, pag lalo na pag medyo western, American yung cuisine, yan yung pinaka wet ingredient nila sa mga fried foods nila. So since mahirap yung access sa atin dito sa Pilipinas ng buttermilk, you can substitute that with milk, fresh milk, and acid. So yun lang yung parang
tinatry nating ma-achieve. And kung mapapansin ninyo, dahil nilagyan natin ng acid yung ating gatas, medyo nagka-curdle siya ng kaunti. So yun yung normal niya. Kaya huwag kayong magulat pag pinaghalo niyo yung calamansi juice or lemon juice or vinegar tapos nagka-curdle. That's perfectly normal. And yan, sinison lang natin yan ng salt. Dito natin imamarinate yung ating isda habang piniprepare naman natin yung ating dry ingredients. So medyo dahil malaki yung portion natin, we'll just cut this into serving size or serving portions. Yan, pwede siguro ng kalahati. Then, rekta na natin. Para na rin siguro mas matanggal pa yung lansa, I would suggest na i-marinate natin to for mga 2 hours. Lagyan natin sa fridge, tapos hayaan muna natin dun mag-chillax. And habang nakapag-chill yung ating isda at saka yung ating mixture sa loob ng fridge, pre-prepare na natin yung ating dry ingredients bago natin siya erekta ng frito. So here I have a plate. Diyan ko siya ididredge. Pero meron din tayo dito ang harina and garlic powder. Kung meron kayong onion powder, perfectly fine. Ayaw ninyo ng garlic, salt, and pepper. And mix lang natin. And bago natin siya i-fry, make sure lang na i-tap niyo ng kaunti para matanggal lang yung excess. Gusto niyo tanggalin yung excess kasi dudumi agad yung mantika natin, so hindi niyo siya magagamit ng mas patagal. Ganun lang kasimple, pwede na tayo mag-serve. Tigaan mo na lang yan. Kasi kadalasan sanay tayo ng may sawsawan yan. Tiga lang. Did it? Parang kami. Pero, wait ko lang ganyan, ano? Mga idol, no? Nagluto si JR ng ano, yung hito. Pinitin niya, mga idol, napakasarap. Parang hindi hito. I will have the honor of witnessing yung isa sa mga signature dishes ni Sir Romeo, yung kanyang kare-kareng tilapia. Yan, galing ng ano, fish pan. Ayan, galing fish pan. Ang walang, ano? Walang kamatay ang tilapia. Walang kamatay ang tilapia. Yeah. So yan, ako yung kanyang assistant ngayon, sir. Ano yung uunahin natin? Ito, bawang sibuyas. Okay. Habang nagpiprito po ako ng tilapia. Oh, pwede mo nang lagay yan, okay. Para sa bayan na lang. So yung sauce niyo po yung unang ginagawa natin, sir. Oh, so after po natin mag-gisa yung sibuyas sa kabawang at suwete. Okay. Sa luto-luto na ng konti yung ano. Okay. So kailangan po lutong-luto yung bawang, ano? Sibuyas, oh, para malag sunog-sunog. Okay. Tostado, kumbaga, parang ganun. Lagay na natin yung ano, so at suwete muna tayo. Suwete. Ayan. Tapos po yung gulay nyo,
na linaga na natin. Na-blanch na natin. Galing dito mismo sa farm. Oo. Nice. At syempre, yung wala kamatayang tilapia. So syempre, hindi yan kare-kare kung wala yung ating peanut butter. Ano yan ang magtatamis at saka pangalat. Yan, so mas prefer ni sir yung hindi matamis na peanut butter. Oo. Pansin ko lang, no? Ako din naman. Para mas labas yung, mas malalasahan mo yung mga sahog. Sasabihin na natin yung ano, yung gata. Yung gata, yan. Yeah. Okay. Purong gata yan, purong yog. Unang piga, sir, ano? Oo, unang piga. Yan. Parang kwan po, ano? Tabanan talaga, ito yung bagong natin. Kayo po mismo, sir, ang nag-isa niyan? Oo. Teka nga, sir, pwede ba natin... At man, yan. Pwede yan. Alam mga na yan, matabang na ano. Solid. Bakay. Alamang palang. Batayin ko na ito, ano? Panalo na. Yeah, so yung sauce ni sir, ready na agad? Oo, ready na. Malasa. Kantayin na lang natin yung talapia niya, okay, para ilagay natin dito. Tapos ilagay natin ng konti-konti ito, parang ano, pinaka-crispy kare-kare. Okay. So ka-pressure naman. Ano pa yung inaantay? Buti nilang malakas yung kalan mo, sir. Oo. Oh. Hindi, magdidikit-dikit. Malalasob tong one. Tilapia. Sir, babasan ko lang yung ingredients natin. Masarap yung bagoong mo. Susagyan, ano? Puro masustas yan. So yan, may basbas na ni sir. Kailangan nang hanguin yung ating tilapia. Yeah. Saan to dito, sir? Yan. Dito. Pwede na yan. Nabi itong talaga. Yan yung gusto ko dyan, sir. Yung may ganyan, malutong-lutong. Parang tabang talaga. Oo, oh, boy. Ganda ng kulay. Ganda ng kulay. Ganda ng atswete natin. Mukhang bubundat na naman ako mamaya. Ay, ang ganda na. Pogi. Yan ang kulay ng kare-kare. Lagyan natin ang bagoong dito. Pag-ilip. Yan, laban. Una pa lang to, sir, no? Ah, meron tayo. Meron pa tayong ulam na lulutuin. Bulakang kalabasa. Na paborito nyo rin pong iluto. Ah, yan. All yan right. Ang ano ko talaga. So tatabi ko muna to, sir, ha? Ah. Mamaya pagsasaluhan natin. Magluluto tayo ng gulay. Hindi nawawala ang gulay sa mga hinahain ni Sir Romeo sa mga bisita rito sa Lotgar Farm. Oo, oh, pwede. At hindi ko rin pinalampas ang pagkakataon na matikman ang isa pang classic gulay dish na madalas nilang ihanda rito. Tapos parang pag sa bahay natin, di ba sir, yung pinagprituhan ng isda. Eh since dilingding naman yung pan natin. Para malasa. Okay. So yung ating bawang sibuyas. Lagyan muna natin ang bagoong. Okay. Bagoong. Lagyan na natin itong ano, hiniyaw na hito at saka talapia. May talapia eh. Ito, talapia. So combination po yan, yung minimay. Oo, yung minimay. Okay. Tapos lagay na natin yung ano, isang hito. Okay. So ganyan lang po kabilis, ano? Oo, sobrang bilis. Wala mang... Walang special na technique na kailangan. Yung TikTok ko isang ano lang, 3 minutes lang eh, tapos nagluto. Naging ano pa natin si ano, si JR na yun, naging assistant. Yan talaga pag may kasama ako sa kusinang expert. O kahit half cook lang yan, sir. Tapos maninipis naman yung gayat natin. Magsasabaw yung ano eh, yung bulaklak ng kalabasa at saka talbos. Oo. Nagpalasa dito yung inihaw eh. Totoo po. Lagay ko na yung talbos para magsabaw na. Talbos ng kalabasa. Yan. Ako po ay talagang paborito ko yan. Lagay na natin yung bulaklak ng kalabasa. Pantakit ko na lang, pantakit natin yung bulaklak. Ito yung aking favorito, walang kamatayang bulaklak ng kalabas. Partner ng walang kamatayang tilapia. Oo, partner. Kahit na hindi ka na magkainin nito, pwede. Ay, opo.
Medyo apo ko ng konti yung kalabasa, pero masarap niya. Ayan! Ito, ready na, sir. Sa mga hindi familiar sa Juan, sa bulaklak ng kalabasa, very unique yung lasa niya. Mm-hmm. Na pwede mo, hindi mo pwedeng ihantulad sa ano pang gulay.